lubos na pinangahawakan ng NAPSE na karapatan ng ating mga kababayan na maging updated, lalo't higit sa mga inisyatibo ng ahensya laban sa kahirapan. Kaya ang aming pagtugon ay ang NAPSE para lang bayan. Sa isang pindot lamang po ay kami na po mismo ang magbabahagi ng mga impormasyon, tutugon sa inyong mga katanungan at magbibigay ng updates patungkol sa mga programa, proyekto at iba pang mga aktibidad ng ahensya at ng pamahalaan upang mahupa ang kahirapan sa bansa. Kaya, ikayati na si nanay, si tatay, ate, kuya, maging ang buong pamilya at komunidad. Makijoy na sa ating programa tuwing alas 2 ng Sabado live sa ating NAPSE official FB page. Tandaan po natin, ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. Isang magandang tanghali sa ating mga minamahal na kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gus Tapia ng NAPSE Mindanao Operations Unit at kayo'y nakatutok sa ating NAPSE para lang bayan online. At bago pa tayo magtungo sa ating mga atid na balita ngayong Linggo, narito po ang tala ng DOH ukol sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 as of June 23, 2022 sa ating bansa. Tinatayang 3,697,793 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. 5,130 naman ang naitalang aktibong kaso, habang 3,632,196 ang bilang ng mga nakarecover at 60,484 ang bilang ng mga nasawi. At kung nais na maging updated sa pinakalitas na datos ng DOH singgit sa COVID-19 cases sa bansa, bisitahin lamang po ang doh.gov.ph/COVID-19-tracker. Samantala, narito na po ang mga balita para sa ating kasambayanihan, news and updates. NAPSE GDOU Luzon at Resettlement Unit nagsagawa ng mid-year assessment and planning. Matagumpay na nagsagawa ang National Anti-Poverty Commission Grassroots Development Operations Unit Luzon at Resettlement Site Unit na magkaiwalay na pagpaplano noong 15 hanggang 16 ng Hunyo, taong kasalukuyan na ginanap sa The Plaza Lodge, Baguio City. Nagbukas ang Resettlement Unit Planning sa pamamagitan ng isang makabuluang mensahe mula kay NAPSE Secretary Lead Convener Attorney Noel Filongco, na siya namang sinundan ng direction setting mula kay NAPSE Head Executive Assistant Eduardo Tunugbanwa. Kabilang sa unang araw ng programa ang presentasyon ng accomplishments ng unit para sa unang semestre ng taon, pati na rin ang assessment workshop para sa resettlement sites operations. Samantala, nagsagawa rin ng magkaparehas na pagpaplano ang NAPSE GDOU Luzon na dinaluhan rin ng kalihim at opisyal na binuksan ni Heya Eduardo Tunugbanwa. Ang programa ay nakapokus sa presentasyon ng first semester work plan at presentasyon ng second semester work plan, pati na rin ang calendar of activities na pinangunahan ni NAPSE GDOU Luzon Head Christina May Guray. World Bank inaprubahan ang $178 million loan ng bansa kontra malnutrisyon. Inaprobahan ng World Bank ang nasa $178 million na loan ng Pilipinas bilang suporta sa nutrition program na bansa kontra sa tumitinding problema ng kagutuman at malnutrisyon. Ang pondong ito ay inaasahang gagamitin ng nasa tinatayang 235 mga munisipalidad sa bansa na may mataas na antas ng nutritional deficiency sa mga bata. Ayon pa sa World Bank, ang proyektong ito
na nakatagdang pangunahan ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ay magpapakita ng mga inisiyatiba na makapagtutulong rin para sa mga kababaihan. Kabilang rito, ang pagbibigay ng mga supplements para sa mga benepisyaryo at mga regular na growth monitoring and treatment. Mga Pilipino, kinakailangan ng 2-3 trabaho upang makaangat sa kahirapan ayon sa PAPCOM. Ayon sa Commission on Population and Development of PAPCOM, ay kinakailangan ng karamihan ng mga Pilipino ng 2-3 trabaho upang tuluyang makaangat sa laylayan. Sa isang pahayag, isinaad ni PAPCOM Executive Director Juan Antonio Perez III na narapat na ikusindira ni incoming President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay pansin sa pagbibigay ng maayos na living wage kesa sa minimum wage upang tulungang mapigilan ang pagtaas ng poverty incidence sa bansa. Matatandaan, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ay nasa 12,000 ang month ang poverty threshold sa bansa at ang kasalukuyang minimum wage sa karamihan ng mga riyon ay mas mababa rito. At yan po ang ating mga balita para sa ating kasambayanihan, news and updates. Ako po ang inyong tagapagbalita, Gus Tapia. At para sa panibagong talakayang punong-puno ng tunay na kalinga at puso, narito na po ang butihing NAPSI Undersecretary Penny Belmonte para sa kalingang NAPSI segment. Yusek, please come in. Magandang hapon sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito pong muli ang inyong lingkod, Penny Belmonte ng National Anti-Poverty Commission. Ito po ang ating espesyal na episode para sa 24th na anibersaryo ng National Anti-Poverty Commission. Paggunita at pagdiriwang ng 24th na taon ng serbisyo upang labanan ang kahirapan sa ating bansa. Tara, samahan ninyo kami sa pagbabalik-tanaw sa paglalakbay ng Pambansang Komisyon laban sa kahirapan at sa pagpapatuloy nitong advokasya na maitaas ang buhay ng ating mga mahihirap na kababayan. Ang Republic Act No. 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act na siyang nagbigay daan sa pagtatag ng National Anti-Poverty Commission. Ang NAPSI ay nabuo sa pamamagitan ng pagbuklod ng tatlong ahensya: ang Presidential Commission to Fight Poverty or PCFP, Social Reform Council or SRC, at Presidential Council for Countryside Development or PCCD. Ang unang namuno sa NAPSI ay si dating Secretary Orlando J. Sakay, samantalang ang kasalukuyang kalihim at lead convener naman ay si Attorney Noel K. Felongco.
pangunahing mandato ng NAPSI ang makipag-ugnayan, i-monitor at suriin ang implementasyon ng programa ng pamahalaan laban sa kahirapan, gayon din ang tiyakin ang aktibong pakikilahok at makabuluhang ugnayan ng mga batayang sektor sa pamamahala. Alinsunod sa mandato nito, naging malaking bahagi ang NAPSI sa tagumpay ng mga malalaking programa at proyekto ng gobyerno sa mga nakalipas na taon mula nang itatag ang ahensya. Ilan sa mga ito ay ang Community Fish Landing Centers or CFLC, Integrated Community Food Production or ICFP, at ang Sagana at Ligtas sa Tubig para sa Lahat o ang tinatawag nating Salid Tubig. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Magna Carta of the Poor noong 12 ng Abril taong 2019 upang tugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Ang Republic Act No. 11291 o ang Magna Carta of the Poor ay naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga mahihirap. Ayon sa batas na ito, dapat mabigyan ng access ang mga mahihirap sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. At ang National Anti-Poverty Commission ay naatasan ng batas na pangunahan at makipag-ugnayan sa mga ahensya at lokal na pamahalaan sa pagbabalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR. Upang likhain ang IRR, nagsagawa ang NAPSI Secretariat ng 7 interagency technical meetings, 1-2 araw na write shop at mga konsultasyon sa rehiyon sa mga unit ng lokal na pamahalaan o LGUs at civil society organizations sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa. Sa panahon ng paggawa ng IRR, ang NAPSI ay sumangguni sa 30 ahensya ng gobyerno, 4,040 LGU officials at kawani, at 3,330 kinatawan ng civil society at batayang sektor. Naatasan din ng NAPSI na pagsamasamahin ng iba't ibang plano mula sa mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng bottom-up approach upang makagawa ng National Poverty Reduction Plan o NPRP. Sa paggawa ng NPRP, inalam ng ahensya kung sino-sino ang mga target na benepisyaryo para sa mabilis na implementasyon ng batas, nagsubaybay at nagmonitor sa pagsunod ng mga ahensya sa mga probisyon nito at gumawa ng ulat sa mga komite ng mababa at mataas na sangay ng Kongreso ng 2 beses sa 1 taon. Mahaba man ang lakbayin tungo sa kaunlaran, naniniwala ang NAPSI na mapagtatagumpayan ng mithiin kontra sa kahirapan kung ang gobyerno at batayang sektor at mga mamamayan ay kapitbising nakikilos patungo sa matatag, maginhawa at panatag na buhay. Happy 24th Foundation Day of the National Anti-Poverty Commission. May we all stay strong together and keep in mind our mission of helping our nation elevate from the status of poverty. Again, happy 24th anniversary, NAPSI. National Anti-Poverty Commission Secretariat Workers Association o NAPSWA ay nakikiisa sa pagdaos ng 24 na taong anibersaryo ng National Anti-Poverty Commission na may temang Araw ng Pagkilala at Pagkakaisa, 24 na taong anibersaryo ng Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan sa pamamagitan ng isang outreach activity. Taunan po itong ginagawa ng NAPSWA sa pakikipagtulungan po sa NAPSI para po sa pagkilala ng ating mga batayang sektor na vulnerable sa mga komunidad. Na pagkaisahang bigyan ng pagkilala ay ang Persons with Disability o PWD sector na mamimigay po tayo ng 100 food packs para sa 100 beneficiary para po sa kanilang community na matulungan sila sa pag-ahon sa kanilang kahirapan. Sa pamamagitan po ng pamimigay ng food packs na may nilalaman po mga konting pagkain at bigas at vitamins at hygiene kits po para magamit nila sa pang-araw-araw. So happy anniversary po sa NAPSI, 24 years na po. Maraming pong salamat. Sa ngalan ni Vice Chairperson for Basic Sectors, Roberto Cauper Alarosa, kasama ang lahat ng mga kinatawan ng batayang sektor, isang taos-puso na pagbati para sa ating lahat sa 24 na taon ng serbisyo sa ilalim ng National Anti-Poverty Commission. Sa mahigit 2 dekada, ang NAPSI ay naging mahalagang bahagi sa pagsulong ng aming mga itinutulak na sectoral agenda. Alinsunod na rin sa sinasabi ng Republic Act No. 8425 or Social Reform and Poverty Alleviation Act. Itinatag ang NAPSI para sa aming mga batayang sektor na maging katuwang ng buong puwersa ng pamahalaan upang sama-samang sugpuin ang kahirapan sa pamamagitan ng paglunsad ng mga makabuluhang policy recommendations at advocacy works na lalo pang magpapalakas
sa panawagan na tuluyang wakasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng antas ng pamumuhay ng lahat ng mga Pilipino. Kaya naman sa panibagong taon ng ating ahensya, kami ay nakikiisa at lubos na umaasa na mas lalo pang mapapalakas ang mandato nito upang makatulong sa mga mahihirap. Kasama ng 14 basic sectors, mabuhay ang pambansang komisyon laban sa kahirapan. Isang maligayang pagbati sa lahat ng kawani at mga kasamahan natin sa National Anti-Poverty Commission. Happy anniversary ang tagumpay natin sa ating ika-24 na taon, no, na panunungkulan para sa mamamayang Pilipino ay naging posible dahil na rin sa ambag ng bawat isa sa atin. Ang patuloy na hamon sa mga kawani ng NAPSI at sa ating buong ahensya ay ipagpatuloy ang pagpapahusay sa ating kakayahan upang ang gampanin na lutasin o bawasan man lang ang kahirapan ay lalo pa nating mapanindigan. I so believe that the strength of an agency lies on the strength of each individual member. Sana po ay patuloy nating palakasin ang ating sarili, palakasin ang ating abilidad at kapabilidad upang manungkulan. Because the duty to really solve the problem of poverty in the Philippines is a very, very big responsibility. So yun po, tanggapin natin ang hamon na ito ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan, ialay, ibigay ang ating buhay, pangarap at pagsisikap upang paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Happy anniversary at maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong, ambag, pagod at pawis para sa mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ferdinand Hombrebueno, ang director po ng Policy and Planning Service ng National Anti-Poverty Commission Secretariat. And in behalf of the Policy and Planning Service, we would like to greet ang mga kawani po ng ating ahensya, mga manggagawa, kasama rin po ng ating mga miyembro ng komisyon mula sa batayang sektor, sa local government and national government agencies. A happy 24 years anniversary. Ang tema po natin ngayon ay tungkol po sa pagkakaisa at pagkakilala. Akma-akma po ito sa pagpasok po ng bagong administrasyon na ang sinusulong po ay ang pagkakaisa. In behalf of our service, we would like to thank everybody for helping out, provide policy recommendations, pag-advocate at sa advokasya po ng mga pagsulong ng mga laws para po sa poverty reduction. 24 years na po ang NAPSI, marami po tayong mga historical achievements, marami din po tayong mga discussions on anti-poverty, social protection at marami pa pong issues na nararamdaman at nararanasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa lahat ng tumulong, maraming salamat sa lahat ng nakalahok, sa lahat ng nakasama natin sa ating advokasya at sa ating move towards providing policies for anti-poverty. And hopefully, we would have more years to come. Sama-sama po tayo, nagkakaisa po tayo para po sa pagsulong ng mga polisiya, advokasya at mga programa po para po maibsan ang kahirapan sa ating bansa. Maraming salamat po. Happy anniversary, NAPSI! Hello. Ang NAPSI po ay naitatag noong 1998 bilang coordinating and advisory body para po sa implementasyon ng social reform agenda at poverty alleviation efforts ng ating gobyerno. Sa buwan na ito ay ating pinagdiriwang ang 24th anniversary ng National Anti-Poverty Commission. Happy 24th anniversary ng NAPSI!
Puspusong pasasalamat sa inyong patuloy na tiwala at suporta sa atin pong ahensya, ang National Anti-Poverty Commission. Tayo po ay sumasaludo sa tibay at tatag ng bawat Pilipino upang itaguyod ang kanilang buhay anuman ang hirap na kanilang dinaranas. At sa aming pagdiriwang ng 24 na anibersaryo, lubos naming kinikilala ang kontribusyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo na ang 14 na batayang sektor kasama ang mga liga ng lokal na pamahalaan na nakapaloob sa komisyon. Sa ngalan ng ating butihing Secretary at Lead Convener Attorney Noel K. Falonco kasama ang ating butihing Undersecretary Paterna Ruiz, ako pong muli ang inyong lingkod, Captain Belmonte, na laging nagpapaalala na ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. At sa ating pagbangon mula po sa panahon ng pandemya, mas lalo nating dapat ipakita, dapat ipadama, at sama-samang ihatid ang Kalingang NAPSI. Maraming salamat, Yusek, Penelope, Kapeni Belmonte, para sa makabuluhang Kalingang NAPSI segment na hitik sa panibagong kaalaman at talakayang may puso. Samantala, isang magandang hapon po sa ating mga kababayan na laging nakatutok sa ating NAPSI Paaralang Bayan Online mula Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, resettlement sites at sa iba't ibang panig ng mundo. Pero bago po tayo tumungo sa ating PBO segment, narito po ang aking dynamic at resident co-anchor na walang iba, si kasamang Mimi Sayabok de la Serna, live from Cebu. Maayong hapon ka, Mimi. Bumati ka sa ating mga mahal na taga-subaybay. Maraming salamat, Yusek. Maayong hapon. Ngayon din, isang masayang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na kababayan na laging nakaantabay sa ating Paralang Bayan Online. Lalo tigit sa ating mga mahalagang katuwang sa ating ahensya, ang ating mga kasambayanihan volunteers. Ako po si Mimi Sayabok de la Serna, ang Region 7 focal person mula sa NAPSI Local Affairs Coordinating and Monitoring Service o LAC-MS. Kung matatandaan natin ay natapos natin ang diskusyon ukol sa mga programa ng gobyerno na naglalayong mapagaan ang buhay ng ating mga batayang sektor, lalo na ang ating mga magsasaka at mangisda. Tama po ba, Sek? Tama ka dyan, Kamimi, no? Dahil noong nakarang episode ay tinapos na namin ni kasamang Pabian ang talakayan ukol sa mga programang ito. At para naman sa linggong ito ay babalikan natin kasama ang ating mga kasamayanihan viewers ang istruktura ng NAPSI at ang mga programa at inisiyatiba na ginagawa natin sa loob ng ilang taong pamamalagi natin sa ahensya. But for the meantime, Kamimi, ay siyempre hindi natin makalimutang banggitin ang mga pagbati para sa ating mga masusugid na taga-subayba at mga kasambayanihan volunteers. Unahan mo, Kamimi. Yes po, Sek. At ito po ay pinangungunahan din, no? Mm-hmm. Sa ating magandang Yusek na si Yusek mm-hmm. Penny Cadiz. Yusek Penny Belmonte, no? Mm-hmm. And sabi niya, magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay ang NAPSI. Maraming salamat sa inyong lahat. May God bless us all. Ayun. Magandang maraming hapon salamat, na NAPSI. Penny. Maraming salamat, okay. PRRD. Mm-hmm. And magandang hapon din kay Marilu Ato. Sabi niya, shout out po sa mga KSP dito sa Southville 2.
Phase 3, Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite. And sabi niya, Sek, magandang hapon din daw po sa iyo at sa lahat ng mga staff ng NAPSI at EBO. And magandang hapon din kay Founder Ferdy Lopez. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat at lalong-lalo na sa ating mahal na NAPSI Lead Convener, Secretary Noel Tolongpo. Long live and may God bless us all. Magandang hapon din sa ating kasamahan na si Ana Del Sual. Binabati niya po kayo, sir. Sabi niya, hello po, Attorney Noel and Sir Fabian. Also to all NAPSI staff watching from Eastern Samar. Ayun. And magandang hapon din kay Salmo Jausali. Sabi niya, nawa po pala rin manatili sa ikapagpapatuloy ng programa ng NAPSI. Team Attorney Sec. Noel Filongco, NAPSI and HDPRC is parallel in improving quality life of Filipino families. Mabuhay ang PRRD, mabuhay ang Team NAPSI ni Attorney Sec. Noel Filongco. Sana loobin bigkisan ni PBBM. Makapagpatuloy si Secretary Attorney Noel Filongco. Yes, magan. Alam mo, depende yan talaga kay incoming president BBM, no? Kami may. At yun, maraming salamat po sa inyong suporta at panalangin. Yun yung mahalaga, no? Yung may nanalangin sa atin na sana ay yun nga, yung kahilingan ay mapakinggan at mapagbigyan, no? Pero alam mo, kami may talagang depende nga talaga yan kay Pangulong BBM. Sana. And of course, magandang hapon din kay Perez Pitugo, Rina Perez Pitugo, from Consolacion, Nisha. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat and happy Father's Day, Secretary Attorney Noel Filongco. Yeah. At sa lahat ng mga papa, father, tatay, daddy, o kung ano man yung tawag niyo, happy Father's Day sa lahat. Ayun. Salamat. Idagdag po ba kayo sa ating channel? Sige, oo. Salamat sa mga pagbati nung happy Father's Day. At gusto rin nating batiin si Robin Giao Sarmiento. Talaga namang simula day one ng ating programa. Talaga andyan talaga ito si Sir Robin. No, sabi niya, good afternoon, NAPSI, Sir Gas, Tapia, sa akin daw, sa iyo kami mi. At welcome sa inauguration address ng Vice President-elect Sara Duterte Carpio, NAPSI staff, employees, and families. Yun. At magandang hapon din kay Andy De La Vega. Sabi niya, blessed day from Iligan Urban Poor Accredited Association. Ayun, taga Iligan, no? Magandang hapon po sa inyo dyan. Magandang hapon din kay Jemema Barena Buwak. Magandang hapon din kay Dato Maguda Itato. Sabi niya, magandang hapon po sa NAPSI at sa mga kasambayanan volunteers sa buong bansa. Magandang hapon din daw sa akin, Kamime. Magandang hapon din kay e-volunteer, no? At yun na muna, kami may ang ating shoutouts at bilang pagpapatuloy po, tonghayan na po natin ang malamang talakayan namin ni kasamang Fabian Magallanes para sa ating Paaralang Bayan online segment. Isang mapagpalayang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na kababayan at mga kasambayanihan volunteers na lagi pong sumusuporta at nakatutok sa ating programa. Gayun din sa ating mga kababayan na ngayon lang nakapag-tune in sa ating programa. Welcome po sa ating NAPSI Paaralang Bayan online. Noong nakaraang episode, mga kababayan, ay ating natapos ang pagbabahagi ng mga programa na handog ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na naglalayong isulong ang pamumuhay, maragdagan ang kakayahan at mabigyan ng mga karagdagang kabuhayan ang ating mga masisipag na mga magsasaka at pangingisda sa ating bansa. Samantala, sa Webes po ay ating ipagdiriwang ang ika-24 na anibersaryo ng pagkatatag ng Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan na may temang Araw ng Pagkilala
at pagkakaisa. Kaya advance happy 24th founding anniversary sa lahat po, no, to the whole National Anti-Poverty Commission. Opo, 24 years na po ang NAPSI, kaya atin pong inilunsad ang Paaralang Bayan Online para po maipakilala at mas mapalawak pa ang kaalaman ng ating mga kababayan kung ano-ano po ang mga layunin at inisyatiba ng ahensya para makatulong sa ating mga kababayan at maging epektibong instrumento upang maibsan ang kahirapan sa ating bansa. Kaugnay po nito upang mas maipabatid po sa ating mga kababayan at maipakilala sa mga ngayon lamang po naka-encounter sa ating ahensya, ay sabay-sabay po nating bisitahin ang mga mandato at tungkulin ng Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan, o sa Ingles ay ang National Anti-Poverty Commission. Gayon din ang organizational structure ng komisyon na masasabi nating bukod tangi or unique. At para po, samahan ako sa ating segment ngayong hapong ito. Narito muli ang aking dedicated at reliable na kapartner na walang iba, si Kauban o kasamang Pabian Magallanes, ang head ng NAPSI GDOYO Visayas. Maayong hapon, Kapabian. Bumati ka sa ating mga mahal nating kababayan. Dagang salamat o maayong hapon kanimo diha, Secretary Noel. And advance happy 24th anniversary NAPSI. Ayun, so nasa ika-24 na taon na tayo, no, sa NAPSI. At syempre, welcome po sa ating Paaralang Bayan segment. At isang magandang araw po sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay na palaging nakatutok sa ating NAPSI Paaralang Bayan Online. Ako po si Pabian Magallanes, head ng NAPSI GDOYO Visayas. Maraming salamat, kasamang Pabian. Siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating exciting na paksa, no? Dahil i-revisit nga natin, kasamang Pabian, ang mandato ng ating ahensya, no? So excited tayo dyan. Pero bago nyan, ano muna ang ating question of the day last week, at meron bang nanalo? Ang question of the day last week ay, ano ang bilang ng executive order na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa wakas ay pinapayagan na ang pag-release ng 75 bilyong pisong Cuco Levy Trust Fund? Ayun. Ang tamang sagot po ay Executive Order Number 172. At sino ang nanalo, kasamang Pabs? Una po ay si Ginoong Andres Cortez. Kasamahan natin, no? Kasamahan din natin. Taga Quezon. Quezon province po. Opo. Mm-hmm. At ang pangalawa naman ay dating winner na to natin, Sec. At dahil si Sir Andres lang yung bago, kumuha tayo doon sa mga sumagot din sa tanong ng mga old winners natin, no? Sir Josilito Salmo from Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Ayun, congratulations. Pangatlo naman ay si Ma'am Rena Itogo Perez. Taga Cebu yan. Taga Cebu po. Lamang ito talaga yung makikita natin, Sec, na palaging naka-tune in sa ano natin, sa program natin. Kasi palaging updated doon sa pagbigay ng sagot. So, ano natin? Sino yung mga tatlo nating nanalo? Si kasama nating Andres Cortez na siya rin yung ating ARFP, no? Tama. For Region 4A. Tama. Tapos sa pangalawa, si Jose Lito Salmo, no, na taga Cainta, Rizal. At pangatlo, yung taga dyan sa atin, sa Cebu, si Rena Pitugo. Yun, congratulations po sa inyong tatlo. At anong napanalunan nila, kasamang Pabs, ulit? Ang napanalunan nila ay worth 300 pesos load from Globe. So, yun, may load na po kayo, no? Worth 300 pesos. Tama po. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang panonood sa natin sa Paaralang Bayan Online. Kasi malay mo, no? Ikaw na pala ang susunod na winner sa ating question of the day. Okay. So, maraming salamat, kasamang Pabian, no? Speaking of Executive Order Number 172, Series of 2022, kaya nais nating ibahagi
ang mga sumusunod na panukala o naisin ng NAPSI Farmers and Landless Rural Workers Sectoral Council. Kapabayan, no? Sa pamanguna ni SR Eduardo Mora para sa susunod na administrasyon upang pangalagaan at matiyak ang kapakanan at direktang benepisyo ng mga maliliit na maniniyog sa ating bansa. At mga ito ay kalakip sa kanilang opisyal na pahayag hinggil sa pinirmahang EO 172 na siyang nag-aproba ng Coconut Farmers and Industrial Development Plan. At ito yung mga sumusunod na kasama pamilya, no, na magkaroon ng isang mekanismo upang makilahok ang mga maniniyog sa Trust Fund Management Committee na siyang sisilip at mamahala sa pondo ng Coconut Levy. Pangalawa, pag-review at pag-alis sa mga programa na hindi direktang makikinabang ang mga maliliit na maniniyog at sa mga ahensya ng gobyerno na walang kinalaman sa industriya ng niyog. Ano masasabi mo dito, kasamang Pabs? Maganda ito, Sek, no? At lalong talagang itong panukala ng ating Farmers and Landless Rural Workers Sectoral Council na talagang kasama sila doon, no? Not just as a beneficiary but also a partner, katuwang po para sa management at pag-monitor ng pundo ng Coco Levy para at least may transparency, no? Kasama dyan yung pag-alis ng programa na hindi direktang makikinabang ang mga maliliit na magniniyog. Very ano naman, no? Sensible naman. Mm-hmm. Dahil talagang mas pagtuunan ng pansin yung ano ba talaga yung direkta makapagbigay benepisyo doon sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na yung mga magniniyog, mga partners natin. At may dagdag ko din po dyan, Sek. Itong pangatlo, itong pagsama at aktibong lahok ng mga magniniyog bilang katuwang, yung sinabi ko kanina, bilang katuwang partner. At hindi lamang benepisyaryo ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act or itong RA number 11524, kung saan ang sektor ang magiging katuwang ng ahensya sa implementasyon, monitoring at pagsusuri ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Gayon din ang pakikilahok ng mga magniniyog, civil society organizations at yung Farmers and Landless Rural Workers Sectoral Council sa taunang review at updating ng itong CFIDP kada 5 taon. And then pang-apat, Sek, itong bigyan ng prioridad at impluwensyahan ang Korte Suprema na desisyonan na ang mga nakabimbing kaso kaugnay sa Coconut Levy na papabor sa mga maliliit na magniniyog at industriya ng niyog. At also, it is noteworthy po, Sek, dahil ayon sa opisyal na pahayag ng sektor, mahigit 40 taon na pala, no, pakikibaka nila or 40 years na ang ginugol ng mga magsasaka sa niyugan kasama ang mga tagapagtaguyod na CSOs para mabawi ang Coconut Levy Fund at patuloy na paglaban upang madesisyonan na ang ng Korte Suprema ang iba pang mga kaso kaugnay sa naturang pundo. Talagang makikita natin dito, Sek, masidhi talaga po ang kanilang apila na isama ang ating magniniyog at mga civil society organizations sa buong proseso at sa lahat ng aspeto ng pagdidesisyon hinggil sa naturang pundo. Ayun. So tama ka dyan, kasamang Fabian, no? At of course, kasama doon sa sinasabi nilang madesisyonan na sana yung mga related cases ng Supreme Court. Yun yung ating sinusuportahan, no? Hindi natin maimpluwensyahan ang Supreme Court, kasamang Pabian, kung ano yung kanilang naging desisyon dyan sa mga related cases. Pero ating imumungkahi at ibigyan natin ng pressure yung Supreme Court na madesisyonan na sana yung mga related cases. Kasi sabi nga, 40 years na sila ay nakipagbaka, di ba? Matagal ng panahon na. Marami na nga siguro sa ating mga maniniyog, ng maliliit na maniniyog ay nawala na dito sa mundo. Di ba?
ngunit buhay pa yung mga kaso. Okay? At tulad nga sa ating ipamangako kasamang Pabian, no, umpisahan natin ang talakayan ngayong hapon, no? Sabi nga natin na yung mandato ng ating opisina, no, nakasaad sa ikalimang seksyon ng Republic Act number 8425, no. Ito yung mas kilala bilang Social Reform and Poverty Alleviation Act na nagbuo ng National Anti-Poverty Commission, no. Sinasabi dito, ang NAPSI o yung Pamansang Komisyon Laban sa Kahirapan ay itinatag upang magsilbi bilang tagapag-ugnay at tagapagpayo para sa implementasyon ng Social Reform Agenda or SRA at inatasang palakasin at pasiglahin ang partnership sa pagitan ng pambansang pamahalaan at mga batayang sektor. Anong masasabi mo dito, kasamang Pabs? Ugnay po dyan, Sec. Dadagdag ko ito, no? Sa pamamagitan ng systematic package ng mga intervensyong sosyal, inaasahan ng Estado na tiyakin ang reformang panlipunan ay isang tuloy-tuloy na proseso na tumutugon sa mga pangunahing di pagkapantay-pantay sa ating lipunan at masiguro ang policy environment na kaya-aya sa reformang panlipunan. At dahil po dito, Sec, ang NAPSI ay mayroong mandato. Una, kumilos bilang coordinating at advisory body na may tungkulin na pangangasiwaan ang pagpapatupad ng social reform agenda o itong tinatawag natin na SRA. At tiyakin na ang mga ito ay nakasama sa pagbalangkas ng mga national, regional, sub-regional at local development plans. So, pangalawa naman, itatag ang partisipasyon ng mga batayang sektor at mga national government organizations sa pamamahala ng social reform agenda cycle. Ayun. So, kasama rin dyan, kasamang Pabian, yung mandato na mag-develop nga ng microfinance sa pamamagitan ng pagtatag ng People's Development Trust Fund o yung PDTF at palakasin nga yung People's Credit and Finance Corporation na nangunguna sa microfinance services. Ngunit alam naman natin, kasamang Pabs, no, ito ay kailangan i-reviewin ulit dahil sa mga nakaraang gobyerno na na-abolish itong People's Credit and Finance Corporation. At yung People's Development Trust Fund o yung PDTF ay pilit nating bubuhayin at sinasabi kasi nila sa batas sa merong pondo, no? Sa ngayon kasi hindi na sunod yung pondo para dito sa People's Development Trust Fund, no, na hindi na ilagak. Ang meron lang tayo nito ay 100 million at yan ay naka-trust fund nga sa may Land Bank of the Philippines at may ginagawa tayo nito. Pero siyempre, yung sinasabi nga ng batas ay kailangan sundin, no? Yun pa yung isang dapat tignan dito. Pangatlong mandato, kasamang Pabs, ay yung palakasin ng mga lokal na pamahalaan upang masama nila ang SRA sa kani-kanilang mga local development efforts, no? May sinasabi ang batas dito na palakasin ang mga basic sectors, magiging partners ang mga basic sectors, no? At palakasin din ang local na pamahalaan para yung mga proyekto, programa, polisiya ng social reform agenda ay masama nila sa kanilang mga local development efforts, no? Yung social reform agenda ay ito yung tinatawag natin na integrated na sa National Anti-Poverty Action Agenda na isang multidimensional approach upang matugunan ang kahirapan, kasama Pabs. May dagdag rito? Ito po, Sec, no? Bilang karagdagan po, ang multidimensional approach to poverty ay binubuo ito ng apat na dimension, no? Sige. Maganda ito, Pabs, no? I-discuss mo, Pabs. Okay po. Itong apat na dimensional approach, no? Una, itong social dimension na kung saan ito ay ang access sa dekalidad na basic social services,
Mm-hmm. At mga pasilidad kasama ang edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang mga batayang serbisyo. Kasama mm-hmm. na din yan dyan yung kaukulang aksyon upang maitaguyod ito ay magbalangkas ng isang komprehensibong plano mm-hmm. na titiyak sa kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino, protektahan ang kanilang mga karapatan at masubaybayan ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. So hindi lang po sa usaping pag-access, kundi tinitingnan din dito yung long term, yung pagbalangkas ng isang komprehensibong plano para maitiyak yung kalusugan, kaligtasan, at maprotektahan ang kanilang karapatan, masubaybayan ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. So, kasamang Pops, no, sinasabi dito yung tungkol sa edukasyon, di ba? So, na mabigyan ng sapat na serbisyo yung ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga kabataan sa edukasyon. At ito nga, nagpapasalamat tayo sa kay Pangulong Rodrigo Duterte, no, dahil napirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte yung isang batas na nagpo-provide ng free college education, no? Maposay. So, ano ito, ha? Talaga noon dati malinaw naman sa ating konstitusyon na libre yung elementary and high school education, ngunit malaking problema natin yung college education. Pero pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte ay napirmahan itong free college education at wala nang tuition fee at miscellaneous fees sa ating mga state colleges and universities, at may ayuda rin ang gobyerno sa ating mga private colleges and universities, no? Ganon. Tapos sa kalusugan na kasamang Pabs ay meron tayong Universal Health Care Act, di ba? Tama po. Yun, no? Tapos dinagdagan pa yan ni Senator Bongo yung malasakit center na talagang maraming nabiyaan at natulungan, no? So yun ang mga maganda na nangyari sa ating gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At marami pang iba, no? Sa mga batayang serbisyo. Okay, sige, tuloy mo kasamang Pabs. Ano sige, pa yung sunod na kung meron pang, di ba, apat na dimension yan? Tama po. Sige. So, dumako po tayo sa pangalawa, Sek. Itong economic dimension. Ito ay tungkol sa asset reform at access sa mga pang-ekonomikong oportunidad tulad ng pagmamay-ari, pamamahagi, pamamahala at pagkontrol sa mga natural at man-made resources. Ayun. At ang kaukulang aksyon para makamit ito ay ang bumuo ng isang inclusive policy guidelines upang maisulong ang lokal na kaunlaran sa mga kanayunan. So, yun po, Sec, no? Yung About economic dimension. Yung pangalawang dimension. No, ng multi-dimensional na approach, no, sa paglutas natin ng kahirapan. Tama. At ito dito siguro kasamang Pab sa economic dimension ay talagang malaking hamon ito para sa ating mga basic sectors, di ba? Tama. Kasi talagang sa ngayon nakikita natin na hindi pa rin nabibigyan ng pagmamay-ari, no? Oportunidad, wala pa rin ano. Maliban doon sa ilan, pero karamihan pa sa ating mga basic sectors ay talagang ang laki pa rin ng pangangailangan dito sa ekonomiya na usapin, no? Kaya nga sa aking palagay, kasamang Pabs, talagang para mabigay itong ekonomikong oportunidad, no, tulad ng pagmamay-ari, pamamahagi, pamamahala at pagkokontrol ng mga natural and man-made resources, eh kailangan sa ating mga basic sectors na mag-organize talaga ng kooperatiba, di ba? Kooperatiba, kasi yun yung nakikita kong mekanismo para kasamang Pabs na kung saan ay maging totoo ito na may oportunidad na sila ang may-ari, no, at mabibigyan din sila, no, ng bahagi ng kita
at sila rin yung mamahala at nagkokontrol sa kanilang economic enterprise. Tama. So, katulad na lamang ng ano, Sec, although malakas yung ano natin ngayon, no, yung sa land distribution program under ng Department of Agrarian Reform. Balita natin, napakaraming ano, mga lupa na ang naipamigay, nai-award na sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Although sila na yung nagmamayari ng lupa, but on the aspect of paano nila papatakbuhin yung pamumuhay at sa usaping economic opportunities ay medyo nasa ano pa din, no, dihado. At tama yung position mo, Sec, na talagang dapat ay mapalakas yung pagtayo ng mga kooperatiba sa mga basic sectors, dahil nakikita natin yung advantage ng pagbuo ng kooperatiba sa usaping economic opportunities talaga. At sa tingin ko, Pab, sa ito rin yung magiging daan kung saan ma-encourage natin yung ating mga basic sectors na manatili sa kanayunan, no, at i-develop nga yung local economy, di ba? Na mag-develop yung ating mga lokal na yung pamayanan, halimbawa sa ating mga magsasaka at mangingisda, di ba? So hindi na sila maaano, mapipilitang pumunta pa ng mga urban areas para magkaroon ng trabaho, dahil mismo sila ay gumawa ng paraan upang ma-develop nga yung kanilang komunidad, no? So yun, kasi ang kooperatiba, dyan yung sa prinsipyo na you create wealth at you share wealth, kasamang Pabs, di ba? Tama po, sir. Sila mismo self-help, di ba? At yung tulong ng gobyerno dyan ay pangpuno na lamang, diba? So magsisimula yung desisyon dapat na kailangang umunlad ang aming lokal na pamayanan ay galing mismo sa ating mga basic sectors through the organization ng tinatawag nating kooperatiba. At ito rin yung tutulong din para ma-insure yung sapat na pagkain at pangkabuhayan sa pamayanan at bawat tahanan, kasamang Pab. Tama po, Sec. Kaya naman po, nagkakaroon tayo ng yung pag-alis, no, ng mga ating mga kapatid na nasa kanayunan ay dahil sa ano po, kakulangan talaga ng oportunidad, yung pangkambuhayan, at yun nga po, nagsisikap sila para sa pamumuhay nila, but unfortunately kulang pa din, no, dahil kulang nga sa oportunidad sa kanayunan, kaya ayun, napupunta sa mga malalayong lugar para makapaghanap buhay. Kaya nga nagkaroon tayo ng problema ng urban poor, 'di ba? Tama po, at sa mga informal settlers, 'di ba? Tama po. Dahil sa totoo lang, sila 'yan ang mga magsasaka at mangingisda na wala nang oportunidad na merong pagkakitaan sa kanilang mga lugar doon sa kanayunan, di ba? At napilitan ngang pumunta ng mga syudad para atis kahit punti, kahit na may inhuman, no, unjust yung pasweldohan, ay meron pa rin konting pera na ibibili para sa pagkain, di ba? Yun naman yung ano talaga diyan, ang tunay na realidad, no? Kaya tayo, kasamang Pags, ay and welcome natin yung desisyon ni incoming President Bongbong Marcos na siya yung uupo at pangungunahan yung Department of Agriculture. Dahil sabi nga natin, ating advocacy talaga yan, na kailangan yung agrikultura natin ay i-improve at i-develop talaga, no? Diba? So ako, inaasahan ko, kasamang Pabs, na may pondo na malaki. Kasi presidente na yung sekretary, di ba? So, sa ngayon kasi, 2% lang ng ating national budget yung nilalaan dyan para sa agrikultura. E paano mo ma-modernize, paano mo matulungan yung ating mga magsasaka at mangingisda kung 2% lang ng ating national budget? Ang ating, ako, panukala ko nga talaga,
gawing 5-10% ng ating national budget yung para sa agrikultura, no? Dahil pagkain eh, no? Food security ang pinag-uusapan dito. At ngayon nararamdaman na natin, Pabs, yung matagal na nating sinasabi, no, yung ating sources of pagkain dapat huwag nating iasa doon sa ibang bansa, di ba? Ngayon parang may mga balita na pinipigilan na ng Vietnam at ng Thailand na yung pag-aangkat ng bigas, di ba? So kung tuluyang 100% na hindi na sila mag-import ng bigas sa atin, eh ano mangyayari sa atin, di ba? Eh taga ang Pilipino pa naman ay kumakain talaga ng ano, di ba? Gumagamit tayo ng bigas. Yun talaga niluluto natin at kinakain at kanin, di ba? Yun talaga. Okay, so yun yung dalawa kasamang pubs, di ba? At mayroon pang katatlong dimension, no? Sa ilalim ng multi-dimensional approach to poverty. At ito, i-share ko na rin, ito yung ecological dimension. Ha? Galing kasi tayo ng DNR, di ba? At mga naniniwala tayo sa environmental protection, conservation, di ba? Samang pubs. At maganda, kasama dito sa ating mandato yung ecological dimension. Ito ay ang sustainableng pagpakunlad ng productive resources na siyang titiyak sa epektibo at sustainableng paggamit ng mga likas at ecological na resource base o kalakip ang ang naragdagang participasyon ng batayang sektor, di ba? At upang maitaguyod ito kasamang pubs, ay kailangan bumuo ng mga strategies upang matiyak ang epektibong climate action, protection at pananatili ng ating kapaligiran at mga likas na yaman. At syempre, sa pagpapalakas ng lahat ng mga stakeholders hinggil sa Disaster Risk Reduction Management o yung DRRM, no? Nagpapasalamat tayo sa incoming na National Security Advisor kasamang Pabs na si Professor Clarita Carlos, dahil sinasabi niya malinaw sa kanyang pronouncement na talagang yung climate change ay malaking threat talaga sa ating bansa, di ba? So at least na-recognize na ng magiging National Security Advisor natin itong threat talaga ng climate change. At dapat dyan, whole of government approach, no, or whole of society approach ang ating gagamitin upang sabay-sabay nating lutasin nga at mabigyan ng immediate, no, tapos sa zoom and long-term solutions itong problema natin sa climate change. Tama po. Okay. At yung pang-apat, Pabs, no, governance dimension. Ito ay ang pag-democratize, no, ng paggawa ng desisyon at mga proseso ng pamahala na siyang magbibigay daan upang epektibong makalahok ang ating mga batayang sektor sa mga proseso na nakakaapekto sa kanilang makarapatan, interes at kapakanan. At upang ito'y makamit, dapat ay tiyakin ang representasyon ng mga batayang sektor sa struktura at mga mekanismo ng pamamahala, gayon din sa provision ng institutional na suporta at capacity building para sa mga batayang sektor. So ito yung ating ginagawa kasamang pubs, no? Na kaya lang maraming pang dapat gawin dito dahil una-una ating mga batayang sektor ay para makasama talaga sa pagdidesisyon, no? Kailangan may mga gawing reforma sa ating politika, lalong-lalo na sa pagpili nga ng mga party list, di ba? Kasi ako, naniniwala ako, Pabs, na yung party list sana ay naibatas yan para bigyan ng oportunidad yung ating mga marginalized basic sectors na makasama doon sa paggagawa ng batas sa level ng Kongreso. No? Pero alam nyo, anong nangyari? Alam na natin, di ba? Kung walang pera ay wala, hindi makakapasok sa COMELEC at hindi makapanalo, 'di ba? So 'yun ang dapat na mga bigyan.
Tapos ang local level din kasamang pubs, di ba? Meron ding mga dapat gawin, no? Pero tayo sa NAPSI kasamang pubs, meron tayong ginawa niyan, di ba? Tama po, sir. National level, meron tayong National Sectoral Assembly. Tapos sa local level, meron tayong tinatawag na Provincial Consultative Assembly, di ba? At papapunta tayo diyan sa Provincial Consultative Body. Tama. No? At sa barangay, gumawa tayo ng mga Sambayan. Volunteers program natin na tinatawag natin Kasambayanihan Volunteer Volunteers. Tama. Diba? Tama. Ayun. Mm-mm. So ano ang maidagdag mo diyan kasamang pubs? Ito po, Sec, no? Kaugnay po nito, Sec, kay itong sa pamamagitan ng Sectoral Representatives Council Resolution Number 2 Series of 2021. Mm-hmm. Mga sumusunod na cross-sectoral agenda ay inadapt at pinangkat-pangkat alinsunod sa apat na dimension na bumuo sa multidimensional approaches to poverty. Mm-hmm. Kung saan para sa social dimension, nakapangkat ang COVID-19 response and rehabilitation, at ang itong bagong kakapasang batas, itong Magna Carta of the Poor. Ayun, oo. RA-11291 na kasamang pubs, no? Tama po, Sec. Kung saan itong batas na to ay nagsasabi nga ng limang fundamental na karapatan ng ating mga mahihirap ng kababayan na dapat matugunan ang ating pamahalaan. Tama po. Hayaan mo akong i-review natin yung lima na kasamang pubs, di ba? Opo, Sec. Yung unang karapatan, yung adequate food, na merong sapat na pagkain. Yun yung sabi natin kanina, di ba? Mm-hmm. Na kailangan merong sapat na pagkain sa bawat pamilya. Tapos sa pangalawang karapatan yan ay hanap buhay, di ba? So dapat meron ding sapat na pangkabuhayan ang bawat pamilya. Pangatlong karapatan ay yung karapatan para sa edukasyon, na mabigyan ng relevant education yung ating mga kabataan, di ba? Na sa ngayon, ang tingin ko ay kailangan mag-target tayo para sa industrialization, no? Kailangan natin maraming scientists, technicians, doctors, di ba? Ganyan. Then, pang-apat na karapatan, yung karapatan sa pabahay. Diba? Sa ngayon, Pabs, talaga malaking problema natin itong pabahay dahil ang laki ng backlog. Ibig sabihin, yung mga dapat na natapos, hindi natapos, di ba? Kung hindi ako nagkakabali, dati-dati, alam ko nung nasa PCUP pa ako, ay merong 6. Something million na backlog sa housing, di ba? Dami. At pang lima, yung karapatan natin sa kalusugan, no? Lalong-lalo na ngayon na meron tayong COVID-19 na pandemic. At sana tuluyan na itong mawala, pero ganun pa rin, kailangan pa rin ng adequate healthcare, mm-hmm, no, ang ating mga kababayang mga mahihirap. At yan yung sinasabi nga ng Magna Carta of the Poor, kasamang pubs. Maidagdag ko din, Sec, sa ilalim ng economic dimension, ang itong Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ano ito, Pabs, no? Panukala ito ni Senator Bongo. Bongo. No, na sinuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sana inaasahan natin na ito'y ituloy ng bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama po. At napakaganda ito, Sec, kasi ito yung makikita natin na isa sa mga solusyon na kung saan magdi-decongest doon sa sa mga highly urbanized areas na masyado nang congested, no, yung mga lugar, dahil yung mga kapatid natin na concentrated yung population, mm-hmm, sa mga highly urbanized, dahil yun nga yung sinabi mo kanina na andun yung mga opportunities sa paghahanap buhay sa mga malalaking kasyudaran. So at least kung itong Balik Probinsya Bagong Pag-asa may itutuloy ito ay at magbubuo ng maraming mga oportunidad, economic opportunity sa ating kanayunan, ay siyempre yung sino ba naman ang hindi uuwi, no,
at mapalapit na sa pamilya at doon na magtrabaho sa mga probinsya nila. So I think this is one of the ano talaga na kung maitutuloy lang ito, maisustain ito, talagang magbibigay lunas ito sa problema sa kasyudaran, hindi lang sa kasyudaran, pati na yung kakulangan ng oportunidad sa kanayunan natin, Sec. Actually, kasamang Pabs, no? May mga panukala na tayo dito na naibigay at sana nga mas ma-improve pa. No, una-una, yung sabi nga natin, kailangan ma-organize talaga yung ating mga basic sectors into cooperative para magkaroon nga sila ng mga community economic enterprises, no? Tapos yung isang level din, upgrade din na magkaroon nga ng yung tulong, no, sa pagtatanim ng gulay, di ba? Tatanim ng mga na palay, mais, ganyan, di ba? Tapos meron ding oportunidad na mabigyan yung ating mga basic sectors na hindi lamang raw materials na lang yung yung ibebenta nila, kundi mabibigyan ng oportunidad na ma-process ito. Tama. Diba? Oo. Magkaroon ng mga processing plants. Ang atin nga sa NAPSI kasamang Pubs, yung talagang champion natin dyan, yung ating integrated coconut processing centers, no? Mm-hmm. At na ngayon ay nakita na natin yung prototype na epektibo dyan sa may sa may Llano del Norte sa Kausuwagan. At susunod na yung sa Talipao Sulu. 'Di ba? Para sa coconut naman 'yan. Marami pang iba, mga urban renewal program, meron pa tayo niyan. Tapos sana magkaroon talaga tayo ng attempt na magkaroon ng mga paggawaan. No? Halimbawa, yung electric pan kasamang Pubs, ini-import pa natin yan sa China at sa Taiwan. Kayang-kaya naman na gawin yan. Correct. Ng mga Pilipino, di ba? So, dapat merong ganun. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa isang balita na meron na tayong steel plant na parang bagong na inaugurate sa may, kung di ako nakakamali, sa may Zamboanga. Ayun. Ah, di ba? So yun yung ganun na mga proyekto na hindi kasi tayo yung may ore, di ba? Tayo yung may raw materials ng mga iron ore, di ba? Copper. Meron tayong nickel, di ba? Magnetite, yun. Pang ano yun eh, panghalo doon sa paggawa ng mga bakal. Di ba? Oh, tama po, Sek. Marami tayo niyan, kaya lang ang problema is wala nga tayo. Ang sinasabi ng iba, hindi daw natin kakayanin dahil mahal yung presyo ng kuryente sa atin. So yun, yun dapat ang tignan din, no? Papaano maipababa ang presyo ng kuryente o yung power para at least makagawa tayo ng ganyang mga paggawaan o mga pakturiya or manufacturing facilities, di ba? Tama po, Sek. Sige, tuloy mo kasamang Pubs. Natin dito, Sek, yung sa ecological dimension naman, no? Itong climate action, environmental protection, and participation at ang pagpapaigting ng disaster risk reduction management or itong DRRM sa ating bansa. Para naman sa governance dimension, nakapaloob ang participatory governance, institutional support, mechanisms, partnership, at advocacy ang pampulisiya. So, yun po, Sec. Yeah, tulad nga ng sinabi ko kanina kasamang Pubs, ang istruktura ng National Anti-Poverty Commission ay bukod tani, no? Bakit? Para po sa kaalaman ng ating mga mahal na kababayan, ang chairperson po ng NAPSI ay ang Pangulo ng Pilipinas at sa kasalukuyan ay si Pangulong Rodrigo Duterte at sa noon ng June 30, kasamang Pubs, malapit na, no? Ay papasok na ang ating bagong Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating ahensya ay aktibong sinusuportahan ng NAPSI Secretariat
na siyang kasalukuyang pinangunahan ng inyong lingkod bilang kalihim at lead convenor. At bakit ko ba nabanggit kanina na unique yung ating organizational structure ng NAPSI kasamang PABS, no? Dahil ito ay ito lamang ang ahensya ng pamalaan sa ating bansa na mayroong struktura kung saan kasama ang ating 14 na batayang sektor ng ating lipunan na sa kasalukuyan ay pinangunahan ni NAPSI Vice Chairperson for the Basic Sectors, Roberto Caoper Alerosa. Sila ay mga fundamental na mga bahagi ng NAPSI kasama ang sektor ng pamahalaan na binubuo ng 25 ahensya ng pamahalaan at mga pangulo ng 4 na mga lokal na pamahalaan. Ang sa kasalukuyan ay pinangunahan ni NAPSI Vice Chairperson for the Government Sector, Attorney Carlo Nograles. At bilang pagbubuod kasamang pabyan, ang organizational structure ng NAPSI ay kinakatawan ang prinsipyo ng partisipasyon ng mga batayang sektor sa pagbubuo ng mga polisiya sa pinakamataas na level ng pamamahala. Kailangan ito dahil ang ultimate na layunin natin ay matiyak ang maayos at naaangkop na implementasyon ng social reform agenda. At of course, may bagong batas dyan, yung Magna Carta of the Poor, upang tuluyan ng matuldukan or mawakasan ang hindi pagkapantay-pantay sa ating lipunan, no? At matuldukan na nga ang kahirapan sa ating bansa. Tama po, Sek. At dyan po tayo, no? Nagkakaisa sa isang layunin talaga, Sek. Mm-hmm. Na mapaganda ang buhay, mapaganda ang bansa natin. At syempre, yung mga kapatid natin, mga nasa basic sectors, ay magkaroon po ng isang pagkakapantay-pantay na lipunan na kung saan ay payapa at may magandang buhay, no? Hindi man natin hinahangad yung talagang napakabunga, pero at least at the very minimum ay matugunan natin yung mga basic na mga pangangailangan at basic na protection para sa seguridad ng ating kabuhayan at karapatan para sa ating mga kapatid na mga basic sectors. So yun nga, Pabs, no? Yung nais nga natin na merong tunay na pagbabago talaga sa ating bansa, di ba? Dahil sa ngayon, kung pag-aralan natin yung ating bansa, no, through social analysis, ay tatsulok pa rin ang forma. Di ba? Na 1% ay yun yung pinakamayaman, tapos 9% more or less, di ba? Yung middle class, tapos 80% ay nasa ano, poorest of the poor, di ba? So, ang hirap ng ganun. Ang gusto nga natin, mabaliktad sana itong tatsulok, di ba? Magiging diamond. Ano ba yung diamond, di ba? Na maliit na lang yung nasa baba, di ba? Maliit na lang yung mga mahihirap at malaking bahagi na yung middle class society. At yan yung ating inspirasyon kasamang Pabs, yung tinatawag nga nating ambisyon natin 2040 no? Sa Executive Order number 5 ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayon na sa 2040 ang Pilipinas ay magiging progresibong middle class society. Ibig sabihin, mas marami na ang middle class, no, kaysa doon sa mga mahihirap. So yung diamond magiging sabihin natin 80% na yung middle class, tapos 9% yung mayaman, 1% na lang yung mahirap. Diba? Ganun yung ating pangarap. At tayo ay nagpapasalamat sa Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbigay sa atin ng giya, no? Dahil meron tayong tatahakin na daan patungo doon sa ating pangarap na lipunan sa 2040. At dyan po, Sek, no? Napakagandang diskusyon, ngunit sana po tayo ng
oras. Mm-hmm. At dito po, mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating pagbahagi tungkol sa mga mandato, layunin, organizational structure, at ang mga social reform agenda na naka-integrate sa National Anti-Poverty Action Agenda, na isang multidimensional approach upang matugunan ang mga kahirapan sa ating bansa. Ngunit bago po tayo magtapos, Sek, ito po yung ating ang pinakahihintay ng ating mga listeners nanonood sa ngayon, no? Mm-hmm. At ating segment, sa ating segment ngayong araw, narito po ang ating question of the day. Ayun, ano yan? Excited na rin ako malaman ang question of the day natin. Before that, no, ito na yung second to the last, no? Tama po. Episode natin, dahil hindi naman natin alam kung ako ay magpatuloy pa rin dito sa NAPSI, di ba? Oo, kasi by June 30 noon time ay wala na, di ba? At inaantay na nga natin yung bago nating papalit sa atin, ano, kung meron nga, di ba? So yun. Ito yung second to the last, at meron pa tayo sa July 2, no? Tama. Na programa. Sige, so sino? Ano yung question of the day? Kasamang Pabs. Okay po. Ang question of the day ay sino ang kasalukuyang chairperson ng National Anti-Poverty Commission or NAPSI? Ayun. So, uulitin ko po, sino ang kasalukuyang chairperson ng NAPSI? So, i-type lamang po sa ating comment box ang inyong kasagutan. Dapat kumplito at buo po ang inyong kasagutan. Ang unang tatlong makakasagot ng buo at tama ay makakatanggap ng 300 worth na Globe load na ipamimigay natin. At syempre, pasalamatan din pala natin yung mga sponsors natin. Kung wala sila, ay hindi din natin may pamigay itong ganito kalaki na mga prices natin, kasi nagsimula lang tayo tig 100. Ngayon, ngayon na 300 na tayo. 300 na. Oh. Kaya malaki-laki na din. Samantala po, sa susunod pong linggo ay sabay-sabay nating kilalanin ang 14 na mga batayang sektor ng lipunan na bahagi ng NAPSI at ang mga kasalukuyang programa at proyekto ng aming ahensya. Gayon din, advance happy 24th anniversary po sa National Anti-Poverty Commission. So, yun po. 24 na taon na tayo sa ating pagsiservisyo sa mga batayang sektor. Muli po, ako si Fabian Magallanes, NAPSI GDOU Visayas Head, na laging nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa ating Paaralang Bayan segment. Mabuhay po tayong lahat. At magandang hapon po sa ating ulit lahat. Maraming salamat, kasamang Pabs. At I hope na mas nakilala ng ating mga taga-subaybay at mahal na kababayan ang pambansang komisyon laban sa kahirapan, kung ano nga ba talaga ang papel ng ating ahensya upang matugunan ang kahirapan sa ating bansa. Advance, happy 24th anniversary ng NAPSI, no? Padayon lamang tayo sa pagsiservisyo. Samantala, Pabs, ngayon ay dumako na po tayo sa ating susunod na segment, ang NAPSI Highlights. Natunghayan po natin ang talakayan namin ni kasamang Fabian. Congratulations, no, sa mga nanalo sa ng 300 pesos load. Ang talakayan namin ni kasamang Fabian ay patungkol sa mandato ng ating ahensya, ang istruktura nito, at ang ating misyon na maibsan ang kahirapan na dinadala ng maralitang sektor o maralitang mga sektor ng ating lipunan. Kami, May? Yes po, Sek. And ito po, parte po ito ng ating refresher upang ma-update ang ating mga kasambayanihan volunteers sa mga inisyatibo ng ahensya. At bilang
opener na rin, Sec, sa ating mga viewers na ngayon pa lamang tumututok sa ating paaralang bayan online. At sa susunod na linggo po ay ipagpatuloy po natin ang talakayan ito. Kaya abangan po natin ang mga ang susunod na episode natin, no, mga ka-PBO. Pero samantala, Sec, bago po natin matunghayan ang ating NAPSI highlights ngayong hapon, ay pagpatuloy muna natin, Sec, ang ating mga shoutouts. Sige, go ahead, Kamimi, umpisan mo. Yes, and good afternoon, no, kay Juliet Alapitan Burma. Magandang hapon din kay June File na nanunood from Iligan, our future lawyer. Mm-hmm. And magandang hapon din kay Martin Santos Jr. Sabi niya, magandang hapon, Sec Noel at Sec Penny. Mabuhay ang lahat ng taga-NAPSI sa farmer ng Cruz Naligas. Mm-hmm. Ayun. Magandang hapon din kay Romeo Cortez. Sabi niya, good day po. Romeo Cortez po ito, NAPSI PFP, Province of Quezon pala. And magandang hapon din kay Louis Agualada Jr. Magandang hapon din kay Gloria Gallego na nanonood sa atin from Region 12. Ayun, and, ito si Ma'am Gloria Gallego. Aktibong volunteer ito nung i-volunteer nung iwaton volunteers, no? Ayun. And magandang hapon din kay Evie Bay at binabati niya ang lahat. Magandang hapon and God bless daw po. Seth, baka may idagdag kayong... Sige, magandang hapon din Kamimi, no? Kay Elizabeth Samson. Magandang hapon din kay Andres Cortez. Magandang hapon din kay Vic G. Suico. Magandang hapon din kay Connie Niegas. At magandang hapon din sa kasamahan natin na si Noriel C. Miguel. Mamaya, Kamimi, ay ating babanggitin ang susunod na batch ng ating shoutouts. Kaya sa ngayon ay sabay-sabay po nating tunghayan ang NAPSI highlights na aming handog para sa linggong ito. Sumabak sa isang panayam noong nakaraang linggo si NAPSI Secretary and Lead Convener Attorney Noel K. Falonco kasama ang DWIZ. Sa programang Sulong ng Bayan kasama sina Loli Acosta at John Ramos ay ipinahayag ng kalihim ang mandato at mga inisyatiba ng ahensya para sa paglaban sa kahirapan sa bansa. Yes, good afternoon po at good afternoon sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. We will dive in, ano? Yun po yung aming pinag-uusapan habang kayo ay kinukontak ng ating communication assistant kanina. Alam ko pong nasa probinsya kayo, kaya maraming salamat unang-una sa inyong pag-unlock ng aming imbitasyon, ano? Ang again, tanong lang po, educate us everyone, ano? Sa lahat po na nakikinig sa iba't ibang paninimundo, gayon din sa ating pulo. Ilan na po ang talagang matatawag sa statistics na matatawag ng Philippine States statistics, ang bilang ng talagang poorest of the poor? Ayon po sa datos PSA, nung kanilang ni-release na datos. Opo. For the first semester of 2021 po, ay meron pong pagtaas ng poverty incidence na 23.7%. At yan pa ay nangulugan na meron pong 26 million plus po na mahirap na Pilipino sa ating bansa. Mm-hmm. So yun po yun, ang pinaka-latest po na datos yan galing po sa PSA. Okay. First semester, walang po yan, ha, ng 2021. 2022, wala pa po tayo. Mm-hmm. Kahit na po yung second semester ng 2021, wala pa po. Ibig sabihin po ba niyan, Attorney Noel, mukhang hindi naman tayo nag-increase o nag-increase pa rin ang nagdagdag? Nag-increase po tayo, no, kasi noong 2018 po ay 16.6% po yan ng ano sinasabi nga nating the whole year of 2018, no? Nag-increase po ngunit noong ano natin kung titingnan natin yung sa first semester ng 2018 opo ay
21.1%. So ibig sabihin talagang lumaki po talaga. Tumaas ang bilang. Bilang po ng mga naghihirap. Kasi talaga namang ang tindi naman ng effect talaga ng pandemya. Right. Ating mga basic sectors, no? Halimbawa sa itong ating mga senior citizens, no? Sa totoo lang po, kulang na kulang po yung natatanggap ayuda. Ayuda. Actually, kanina nga, attorney, tinanong ko yung barangay, yung staff ng barangay namin kasi senior citizen na kayo. Sabi ko, ba't di, wala ko na-receive ngayong buwan na to? Eh, hindi sila makasagot dahil siguro kulang din ang tao nila dahil may pandemya, work from home. So, tatanggapin ko na lang tuloy yun. Eh, dapat tuloy-tuloy kasi may allocation naman para dyan, di po ba? Correct. Meron po, isang malaking problema lang din po kasi una-una, ito pong senior citizen pension na binibigay na ayuda, yes. Hindi po lahat sa senior citizen. No? Ah. Ang nabibigyan po yung sinasabing indigent. Pero dyan po sa pag-define kung sino yung indigent, ay malaki po yung problema natin. No? Kasi meron po mga lumalapit sa ating kusina na sinasabi nila, indigent sila, pero bakit wala sila? Opo. Diba? Papayin. Meron iba naman na dating mga, ano, mga dating seaman, kung indigent siguro, hindi yun. Hindi, diba? Hindi classify, opo. May mga kinita so, naman pero sila. Pero nakakatanggap naman, right. No? Opo. Ang nakikita mo nga talaga, yung pagka-identify po. Una. No? Opo. Or, una-una sa barangay. Sino ba ang nag-i-identify kung indigent ba yan or hindi, no? So, taga-barangay, no? So, of course, sana... Siguro, pupukpukin natin ang mga LGU. Oo, so, yung, limbawa, sana hindi, ano, pahiraling patas. Politika. Opo, patas so, dapat. Hindi patas, hindi dahil kakampi mo lang o kaalyado. Di po ba? Oo, so, yun. Pag kaalyado, okay, kahit hindi indigent. Pag hindi kaalyado, ay kahit indigent, hindi mabibigyan. At natunghayan po natin ang ating NAPSI highlights para sa linggong ito. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating ikahuling segment na NAPSI Connects. Ngunit bago natin panoorin ang audiovisual presentation na may kaugnayan sa Pantawid Pamilya Pilipino Program or your PORPIS mula sa Department of Social Welfare and Development, ay ipagpatuloy muna natin ang ating shoutouts. Kami, May? Yes po, Sec. At binabati natin ng magandang hapon si Elizabeth Casundo. Binabati rin natin ng good afternoon si Al Busara. And magandang hapon din kay Jun Tabao, kay MG Pinson, Mark Pinson, magandang hapon. At binabati rin natin ang ating mga kasamahan dito sa Visayas na magandang hapon. Sec, baka may idagdag po kayo? Yes, so magandang hapon din kay Jane Kayadong, magandang hapon din kay JB Fritz, magandang hapon din kay George Noe Velasco, magandang hapon din kay Perez Pitogorina na nagsasabi rin siya ng magandang hapon sa akin at kay kasamang Pabs Magallanes. At ngayon naman ay siguro mamaya na yung iba kasamang Mimea, no? Yes, at tunghayan na natin ang isang video mula sa mga benepisyaryo ng PORPIS mula sa Department of Social Welfare and Development. Dito ay makikita natin ang mga kwento ni na Magnus Borja at John Philip Galipe at kung paano nakatulong sa kanila ang kanilang pamilya, ang Pantawid Pamilya Filipino Program or PORPIS. Kaya panoorin po natin ito, mga kasama. Sa pang-apat na pagkakataon ngayong taon, pinangunahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan ang pagdaraos ng pamadayaw na pagradwa na Pantawid Pamilya sa Country Inn Resort sa Bayan ng Santa Ana, Cagayan noong 22 ng Abril taong kasalukuyan. Dalawang kwento ng tagumpay at pag-asa ang ibinahagi ng mga tagapagsalita ng mga pamilyang 4-piece
nakabilang sa mga kusang lumabas sa programa o di kaya ay nakapagtapos sa kolehiyo sa tulong ng Expanded Students Grant and Aid Program for Poverty Alleviation o ESGPPA. Nagbalik tanaw si Magnus Borja sa naranasang kahirapan bago pa naging benepisyaryo ng 4Ps. Bilang ina ng anim na anak, naghanap siya ng iba't ibang pagkakakitaan na pandagdag sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya at hindi lamang lubos na umasa sa gobyerno. Tandang-tandang po ang hirap ng buhay namin. Halos hindi kami makakaon. Nadudurog ang puso ko na makita ang mga anak ko pumapasok na walang baon. Bilang ina at asawa, gumawa kami ng paraan upang sa gayon makatulong ako sa aking pamilya. Tumanggap ako ng mga labada at ng kasambahay ng ilang taon. Naging tulay ang 4Ps para maabot namin ito. Apat sa aming mga anak ang nakapagtapos ng kolehiyo at may maayos na trabaho. At naniniwala kami mag-asawa na hindi hadlang ang kahirapan para maibigay ang sapat na edukasyon. Ito lamang ang tanging pamana namin sa aming mga anak. Naging kasangga naman ni John Philip Dalipe ang 4Ps sa kanyang pag-aaral, kung saan sinuklian niya ito ng pagtatapos bilang valedictorian noong elementarya at first honorable mention noong high school. Sa pagtapos niya ng kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa tulong ng ESGPPA, naging sandala ni John Philip ang kasabihang, "Don't be pushed around by the fears in your mind, but be led by the dreams in your heart." Tandang-tanda ko pa ang aming pamumuhay noon, na kung aking susumahi ay masasabi kong walang-wala po kami noon. Kapag hindi na nagtrabaho ang aking mga magulang, ay wala na po kaming kakainin sa isang araw. Ang unang taon ko po sa kolehiyo ay masasabi kong mahirap. Maraming pagsubok, hirap na hirap ang aking mga magulang na tustusan ang aking mga pangailangan, especially financial. Ngunit hindi nila ako sinubuan. Sinuportahan nila ako sa abot ng kanilang makakaya. Taong 2016, doon napili ako bilang isa sa mga scholar ng ESGPPA. Nais ko pong pasalamatan ang ating Panginoon at sa programa ng gobyerno na 4Ps under ESWD at sa lahat ng tumulong sa akin upang makamtan ko o mapagtagumpayan ko ang pangarap ko na makapagtapos ng ating pag-aaral. Samantala, ikinagalak ng mga 4Ps graduates at mga parent leaders na dumalo ang pakikipanayam sa kanila ni DSWD Field Office 2 Regional Director Cesario Joel Espejo bago pa man formal na nag-umpisa ang programa. At laking tuwa ng parent leader na si Ginang Jovelyn Andaya nang binili ni Espejo ang isang kariton ng sorbetes matapos malaman ng direktor na ito ang trabaho ng kinakasama ni Jovelyn. Papatingin natin sa kanila. Gusto niyo ice cream? So, ay may manasakit lang sa mga tao. Ano mo, kailangan natin tulungan. At sa kanyang talumpati, pinaalala ni Espejo ang tapat at may malasakit na serbisyo ng ahensya para sa mga tunay na bida ng 4Ps. Ang 4Ps ay isang investment in human capital. Kaya po, nandito yung dalawang nagbigay ng testimonies. Yun po ang investment natin. Hindi po dole out ang 4Ps. Ang grants na representin nyo, may katapat na kondisyon na kung saan ikukumplan nyo yun para patanggap nyo ang grant. Kasi kung dole out yan, ibibigay lang sa inyo, wala kapalit. Confident ako ng aming mga social workers, kami sa DSWD, hindi nabubulsa yung pera. Ang pera pinupunta o nareceive na tatanggap ng mga beneficiaryo. Klaro po yun. Maraming salamat. Dumalo din si Mayor Nelson Robinyon upang magbigay pugay sa mga nagsipagtapos sa 4Ps. Kasabay nito, nilagdaan ng alkalde at ni Director Espejo ang Specific Implementation Agreement na naglalayong umalalay sa mga nagsipagtapos na beneficiaryo upang hindi na bumalik sa kahirapan. Kaakibat ito ang pagtanggap ng case folders ng mga graduates upang may batayan ang lokal na pamahalaan sa karagdagang tulong na pwede nitong maiparating. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay ang pangunahing programa ng gobyerno upang sugpuin ang kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pag-angat ng antas ng kabuhayan ng mga mahihirap na pamilya. Michael Gaspar, DSWD, may malasakit. Napanood po natin ang ating NAPSI Connects para sa linggong ito mula sa Department of Social Welfare and Development na nagpakita
ng nakakaantig na kwento nila Magnes Borja at John Philip Dalipe. Ang Four Piece Program ay naglalayong tulungan ang mga benepisyaryo nito na maging self-sufficient at sa kalaunan ay makaahon sa kahirapan. Yes, Pusek, no? At sa katunayan, noong 2019 ay nasa tinatayang 300,000 four-piece households na ang na-identify bilang self-sufficient. At tinatayang nasa 800,000 na mahihirap na mga pamilya ang sinusuportahan ng programa. Samantala, Pusek, bago po natin tuluyang isara ang ating episode para sa linggong ito, ay banggitin na muna natin, Sek, ang huling batch ng ating shoutouts. Sek, sige. Unahan ko kami, Mie, no? Magandang hapon kay Mark Ocampo, magandang hapon kay Ana Bautista, magandang hapon din kay Dwin Mac, na sabi niya, watching from Pangasinan. Kami, Mie? Yes po, Sek, no? So bago po natin isara ang episode na ito, of course, hindi natin makakalimutan ang mga people who are in front and behind the camera ng ating TVO. At ito po ay pinangungunahan ng ating media and public relations head, Yusek Penny Belmonte. Of course, kasama si na Mama Lou Reyes, ang ating NAPSI Board Secretary, Sir Fabian Magallanes, Sir Gastapia, ang ating dalawang media consultant na si Ma'am Doris Mongaya and Sir Jimmy Lucky, kasama si na Ma'am Lorna Orpuyo at Sir Danny Orpuyo, Miss Joan Lara, Miss Jim Martin, Miss Rochelle Nava, JB Fritsch, Ronald Go, Kate Guevara, Paula Luis Pedro, Jose Diaz, Lynette Gadi, Finn Saraga, Pauline Diaz, Amara Isguera, Yosa Soriano, Carla May Kahandig, Lawrence Kabuatan, Abirahin Tax Baclog, James Pulod, Josie Sarcambiao, Kiambao, at sa lahat po ng personnel under sa office ni Sek Penny, maraming salamat po sa inyong lahat. Sek? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at siyempre sa inyong mainit na suporta sa ating programa. Patuloy lamang po ninyong abangan ang ating Facebook live stream kada Sabado sa pagsapit ng alas 2 ng hapon. At upang notified po tayo, ay i-click lamang po ninyo ang ating notification bell below. Yes po, no? And salamat po sa inyong lahat. At huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang ating video. At sabay-sabay po muli tayong tumutok sa ating NAPSI Para Lang Bayan Online tuwing Sabado sa pagsapit ng alas 2 ng hapon. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless you po. God bless our dear President Rodrigo Roa Duterte. God bless po sa ating incoming President Bongbong Marcos at ating Vice President Inday Sara Duterte. God bless the Philippines. God bless NAPSI, lahat po ng personnel. Mabuhay po tayong lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.